the day saw it far. Then all at once they saw a lady crying there. And she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. All this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Come near, my children, do not fear. I come to bring you of cheer, a joy to share to all the people of the world. As she walked, she did not touch her feet upon the ground she tread, and blades of grass never bent an inch, and blades of grass never bent an inch. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal, simbolismo ng lubos na awa at pag-ibig ng Diyos. Sa banal na pagdiriwang na ito, tayong lahat ay dumudulog sa piging ng Panginoon upang hingin ang kanyang awa at pagmamahal. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanya, paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipunin nila ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nilay ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos.
Hindi nila madidimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng pupuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso'y nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao." At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusa ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal o tinatawag din nating the triumph of the cross, exaltation of the cross. Kung titingnan natin yung liturhiya,
Bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang pagtatampok sa krus? Meron tayong dalawang inaalala. Una, ito yung pag-alala kung paanong natagpuan ni Santa Elena ang mismong krus na pinagkapakuan kay Jesus. Pangalawa, ang pagdiriwang din na ito ay pag-alala sa pagtatayo ng simbahan sa Jerusalem kung saan inilibing ang Panginoon. Kaya nga inaalala natin ang pagtatampok sa krus na banal sa pamamagitan ng pag-alala sa pagkatagpo ng totoong krus ni Jesus. Maganda sanang isipin yon, no? Pero meron tayong isang problema doon. Bakit kailangan mong ipagpista yung mismong instrumento kung saan namatay ang Panginoon? At pangalawa, bakit natin kailangang ipagpista yung pinakakarumal-dumal na paraan ng pagpatay ng mga Romano? Alam nyo, sinasabi nga na this is the worst way to die, yung ipako ka sa krus. Bakit? Kasi hindi naman ito yung pagpinako ka, mamamatay ka na. Kundi unti-unti ka pang papatayin. Isipin nyo yun, no? Ang kinamatay ng Panginoon, yung accipiation, yung mawalan ka ng hininga. Kasi isipin mo, nakabayubay ka, tapos dinadala mo yung katawan mo, tapos hirap na hirap pa lahat ng mga katawan mo, tapos paano ka hihinga? Kaya nga yung simula 9 a.m. hanggang 3 p.m., isipin nyo yung paghabol ng hininga ng Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus. Hindi lang yun. Siguro magaganda pa nga yung mga nakikita natin sa krus, no? Na maganda pa yung itsura. Pero yung ipakita ka sa lahat ng tao na hubot-hubad, yung talagang tanggalin lahat ng dignidad mo, yun ba yung gugustuhin mong kamatayan? Hindi. Tapos ngayon, ipagdiriwang pa natin mismo kung paano namatay ang Panginoon, kung saan siya namatay. Kaya nga, isang malaking palaisipan yun. Bakit mo ipagpipista ang krus? Bakit nga ba? Ganito. Dahil sa pamamagitan ng krus na yan, diyan natin makikita kung gaano kadakila at kagaling ang Diyos. Bakit? Dahil mula doon sa isang karumal-dumal na pangyayari, mula doon sa isang nakahihiyang pangyayari, nagpalabas ang Diyos ng isang bagay na maganda. At iyon yung kaligtasan natin. Kumbaga, sa pamamagitan ng krus na yan, binaligtad ng Diyos yung lahat. Yung kung gaano siya kakarumal-dumal, kung gaano siya nakakahiya, nagpalabas ang Diyos ng mabuti mula doon sa mga bagay na yon. At iyon mismo yung ipinagdiriwang natin, yung pagbaligtad na ginawa ng Diyos, na sa pamamagitan ng krus na ito, merong isang bagay na magandang lumabas, at yun yung kaligtasan natin. At alam nyo, iyon din yung gustong ipaalala sa atin. Kung paanong maaaring nakikita natin sa araw-araw nating buhay na parang, bakit parang wala nang nangyayaring maganda? Bakit puro problema na lang? Bakit parang ganito yung laging nangyayaring hindi maganda? Pero kapag tiningnan nating mabuti, sa isang napakatahimik na pamamaraan, ay kayang magpalabas ng Diyos ng isang maganda.
yung gawing mabuti ang isang bagay na kalunos-lunos. Ngayon, that could be a good idea. But the thing is, do we deserve it? Let's be frank. Do we deserve it? Nagawin ng Diyos ang lahat ng effort na yon para sa atin, considering the fact na lahat tayo ay makasalanan. Do we deserve it? Of course, no. And that is what we call grace. The unmerited gift of God to us. At bakit nagawa ng Diyos yon? Nang dahil sa pagmamahal. Now, let's clarify it. Dito na ngayon natin makikita kung ano yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. When you say love, hindi ito yung emotion lang na nararamdaman mo. First and foremost, love is always a decision. It is a choice. At iyon yung ginawa ng Diyos sa atin. Alam ko makasalanan yung mga tao na yan. Alam ko iyan yung mga nagpapatay sa anak ko. Alam ko walang gagawing mabuti yung mga tao na yan. And yet, pipiliin ko pa rin mahalin yung mga taong ito. Kaya nga kahit ganyan ang ginagawa nila, kahit nagkakandaletsi-letsi na yung buhay nila dahil sa sarili nilang desisyon, I will make a way. Ako yung gagawa ng paraan para mula doon sa mga kalokohang ginagawa nila, magpapalabas pa rin ako ng mabuti at maganda. And it is my choice because I love them. And that is the very dynamics of the love of God. It is not just a simple emotion coming from God, but it is always a choice on the part of God to love us, to help us. Kaya nga tingnan ninyo, no? Yung parang sabihin mo, hindi naman ako karapat-dapat para sa Diyos. Ang dami-dami kong ginagawang kasalanan, and yet, sa dinami-dami nating mga karanasan, bakit kayang gawing mabuti ng Diyos ang lahat? Kaya niyang magpalabas ng mabuti mula sa lahat. Kaya nga, mga kapatid, ito yung gustong ipaalala sa atin. Kung pinagdiriwang man natin yung krus na yan, iyan yung magpapaalala sa atin na hanggang ngayon, patuloy na pinipili ng Diyos na mahalin tayo. God keeps on choosing to love us. Ngayon, there is another thing that I want to share with you, no? Let us go to our first reading. Tingnan nyo yung nangyari doon. Sabi doon, sobra-sobrang nagkasala yung Israel, kaya pinarusahan sila ng Diyos. Ano pinadala? Maraming ahas para tuklawin sila. Pero nung nagmakaawa ang mga tao, anong ginawa ng Diyos? Nagpagawa siya kay Moises ng isang ahas na gawa sa tanso para kapag tumingin yung mga tao doon sa ahas na yon, gagaling sila. Ano problema doon? What's the problem with that? Hindi ba pwedeng tinanggal na lang ng Diyos yung mga ahas? Pwede bang tinanggal na lang niya yung mga ahas para wala nang matuklaw? Pero tingnan ninyo, hindi tinanggal ng Diyos yung mga ahas. Kundi ang ginawa niya, nagpagawa lang siya ng isang tanso na gawa sa ahas para pagalingin yung mga tao. Now, let's go to our gospel. Noong nagkasala yung mga tao, pinadala ng Diyos yung kanyang anak para sa kamatayan niya,
maligtas ang lahat. Let's do the pattern. Hindi ba nung namatay ang Panginoon, hindi kaya dapat tinanggal na lang ng Diyos yung lahat ng kasalanan para wala ng problema? Para lahat tayo hanggang ngayon ligtas na, hindi na natin iniisip na magkakasala tayo. Diba it's the same thing? Pwede nang tanggalin yung ahas na lang. Pwede nang tanggalin yung kasalanan na lang. Pero anong ginawa niya? Pinadala niya yung krus para kung sino man yung titingin doon ay maliligtas. What's the logic of God with that? Why not just eliminate the problem? Bakit ka na magbibigay lagi ng mga symbol for the people to see? What's the logic of God? Simple lang. Because God wants us to fall in love with Him. Na kung mamahalin man natin ang Diyos, hindi dahil sa no choice na tayo, wala nang ahas eh, wala na yung mga kasalanan. So, wala tayo, mamahalin na lang natin ang Diyos. Yung walang sapilitan na pagmamahal, na kung mamahalin mo man ang Diyos, it will be your choice. Nandyan pa rin yung mga ahas para ma-realize ng mga Israelita na nandyan pa rin yung ahas pero mas pipiliin kong tumingin sa Diyos. It's the same thing with the cross. Nandyan pa rin yung mga kasalanan pero mas pipiliin kong tingnan ang Diyos. And by choosing that way, we are now choosing God. And in that way, we could say, it is actually love. And that's the logic of God. Pinili niya na patuloy tayong mahalin. Pero gusto rin niya na kung pipiliin natin siya, yun ay galing sa pagmamahal. Yung pipiliin natin siya na malaya. That is the cross. Sabihin natin, yung cross, puro pahirap yan. That's the symbol of love. And that's the symbol of sacrifice. That's the symbol of pain. That's the symbol of hurt. Pero kung paano ngayon meron kayong pinagdadaan ng krus, the question now is, will you choose God? Will you choose on loving God? And if you do so, you are now celebrating the true meaning of the cross. And that is to love unconditionally and to keep on choosing and deciding to love. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samu.
sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuhin, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuhin. Bikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinusuko ko ang aking mga problema sa iyo. Hindi po ako sumusuko sa problema. Isinusuko ko lamang sa iyo sapagkat alam ko na mayroong kang kakayanan na maglabas ng maganda mula sa mga bagay na hindi maganda, na hindi kaaya-aya. At alam ko na tutulungan mo rin po ako na sa kabila ng lahat ng ito, piliin ko pa rin na mahalin ka, na hindi mawala ang aking pag-asa, na lumaban pa rin ako, na umasa pa rin ako na pagkatapos ng lahat ng ito, may mangyayaring maganda sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi magagawa ng Diyos yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pinili ka niyang mahalin. Piliin mo rin siyang mahalin. Sapagkat ito ay para din naman sa atin. Sabihin mo, sir, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pinangako ng Diyos. Naalisin niya ang lahat ng mga problema. Isang bagay ang pangako niya. Hindi siya magpapabaya. Hindi niya tayo kalilimutan. Hindi niya tayo pababayaan. Panghawakan mo yan. Mayroong magandang mangyayari. Hindi po pwedeng walang magandang mangyayari. Kung kakapit at magmamahal, pipiliin natin ng Diyos anuman ang pangit na mangyari. May mangyayaring mabuti. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo tayo, ipahayag natin, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria'ng Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakrus sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang na parito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay at ang
isag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, mula ng pagkawa. Kunin mo upang Espiritu, ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapayatala mula sa aming kamay. Sag-isag ng aming buhay. Kadakilaan sa tinapay at alak na laan, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Pasasalamat sa iyong dambala. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming likos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Di man kami karapat-dapat sa damba na naririto.
Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Kapatid, upang ang ating pagkain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang pagkain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama po si Nancy. Peace.
Louis, Rodolfo, Alan, Francisca, Gregorio, Basilio, Benjamin, Nelly, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Awan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na biro ng lasalat ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat. Ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad ko masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pag mamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik
dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, puri ng ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
pasasalamat. O sa'yo'y aming sasambitin. Maging saon, sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y pasasalamat sa iyo'y pasasalamat sa iyo. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo tayo para sa pag-aalay ng bulaklak sa ating mahalay na. Pagsintang sakdalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal. Palusog na mulaklak na lumbadi.
Sintang sakdalinis sa iyo hanggang lagi. O Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pagmamahal na tunay at laging dalisay, ang bilin kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sakdalinis sa'yo hanggang sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Salve Regina, Mater Misericordiae, Dulcedo, estes nostra salve, a te clamamus, exsules filii ebe, a te susperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle, ea ergo, advocata nostra, los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesu benedictum fructum ventris tui nobis pos hoc exilium ostende. O pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificamur promissionibus Christi, oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae virginis matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effecimere retur, Spiritus Sancto cooperante,
preparasti. Daud quis commemoratione letamum, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemum. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium mane ad semper nobis cum. Amen. Palakpakan natin ang mahalay na. Opo muna po tayo saglit. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat pinaunlakan tayo ni Father Randy para sa pagdiriwang ngayon. Higit dito, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakalob sa atin ng mga pare na tulad ni Father Randy, mabait, magaling, at talagang nandun yung passion at pagmamahal sa misa at sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin si Father. Thank you, Father. Salamat po. Maraming salamat. At marami pong salamat sa mga kasama natin ngayon, mga nag-alay ng pamisa, sa mga kanina po, nagpapasalamat kami sa mga nag-participate sa street dance competition, ang School of Our Lady of Lazlet, St. Margaret School of San Jose, Muzon Harmony High School. Salamat sa nag-sponsor ngayon ng ating misa, sina Kuya Edgardo Panghilinan at ang kanilang pamilya. Paalala po na bukas ang nobena natin, Novena Mass ay 5:30 sapagkat Sunday Mass schedule tayo. Sa Lunes, Martes, Miyerkules, muli alas 6 ng gabi ang misa. So sa September 18 na bisperas na naunang na-announce na 5 p.m., hindi na po, 6 p.m. mas na po tayo sa September 18 na bisperas ng misa. Gayun din sa fiesta. So maraming salamat po sa inyong lahat. Father Randy, tanggapin mo po ang aming alaala at naway makatuwang po namin din kayo sa pagpapalaganap ng debosyon sa Mahal na Bira ng Lazlet. Palakpakan natin sa Father. Ay nais ko rin po magpasalamat sa pagkakataon na makasama kayo sa banal na misang ito. Maraming salamat, hindi lang dahil sa nakapagmisa ko sa napakagandang simbahan na ito, pero yung muli kong naranasan ngayong gabi, yung kung paano magmisa in a very solemn way, na naramdaman ko yung holiness and sanctity sa lugar na to. The solemnity is there. Kaya maraming salamat po. Father Fidel, thank you for the invitation. Maraming salamat po. And personally, I just want to thank Father Fidel. Hindi nyo lang po alam, pero si Father Fidel po ay Good Samaritan sa akin hanggang ngayon. Kaya in a very personal way, talagang sobra po ako nagpapasalamat kay Father Fidel na hindi ko yon hiningi po sa kanya. Kundi nagkusa siyang ibigay sa akin yung mga bagay na talagang kinakailangan ko at that very particular moment. Kaya Father Fidel, thank you for being the Good Samaritan po sa akin. Muli po maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Kumayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Once they fell at La Salle.